guys, ito yung actual natin na pagtakbo ng freshwater generator natin after dun sa mga approach na ginawa natin. Ang unang-una, ang problema natin is the ejector pump, 4.2 na lang ang kaya niyang i-maintain. At yan, sa mapapansin nyo, yung distillate pump, nasa mababa na talaga siya. So, yan ang isang indication na hindi na talaga sa optimum condition ang freshwater generator natin. So, sa temperature na 24 degrees, yan ang nagiging production natin is 9 to 10 tons ang average niya. And guys, yan ay kasi nung kwan tayo, dumating tayo, malamig ang discharge ng kwan natin, ng distillate pump. So, kailangan hindi malamig guys, kailangan warm lang yan. I-adjust natin yan kung saan siya kailangan hindi mag-overflow yung sump niya doon sa baba lang ng condenser. Ngayon, nag-a-adjust tayo dyan, kailangan hindi mag-overflow. Kung malamig guys, ibig sabihin, overflow na yung sump mo doon sa loob. Kailangan warm lang tayo. Mamaya, balikan natin yun. Kasi masasayang yung one mo, fresh water mo. Kailangan natin fresh water. Ngayon guys, is 42 na lang ang shell temperature. Yan ay nalalayan lang natin yan kung ano ang kaya ng ejector pump. At meron tayong isa pang nakita na problema sa fresh water generator natin. Itong efficiency ng evaporator natin, hindi na ganun ka-effective. So, yung inlet at saka outlet differential temperature ay mababa. So, ibig sabihin guys, may problema na tayo sa evaporator. Pero, ang major cause ng pagbaba ng production guys, considering the condition sa freshwater generator na to, na 6.7 lang ang kaya niyang i-produce sa 16 degrees na temperature, is the freshwater ejector pump and the heating efficiency of the evaporator. Yun ang malaking issue natin dito. Pero, dahil kahit na ganun ang sitwasyon niya, ganun na siya kakuan, yung mga efficiency nila, ganun kababa na, na-increase pa natin. Dahil nirectify natin yung mga leak na kuan. Kumbaga, kung anong kaya ng ejector pump, na i-create niya na vacuum sa pressure na yon, kailangan wag nating dagdagan dun sa mga leak. Ayun ang ginawa natin. Ngayon guys, naka full open tayo sa inlet outlet ng evaporator heating natin kasi minaximize na nga natin yung flow dahil nga meron na siyang nakasarado na yung bypass guys dahil meron na siyang pagbagsak ng efficiency ng evaporator. Ngayon guys, sa return side ng condenser, tingnan nyo sa manual, kailangan i-maintain nyo yan to maintain the differential temperature also of your condenser. Yan guys, yan ang pa natin. Kailangan tumingin tayo sa manual kung ilan yung mga recommendation nila para nasa ayos lahat ang pa nyo. So ngayon guys, yan ang mga leaking na yan. Dyan natin nakitaan ng grabe ka lakas ng leaking. Dahil dumaan yan sa mga bolt. So, ibig sabihin, pag dumaan sa mga bolt, ibig sabihin yung kwan mo, yung shell mo, mayroon na siyang imbalance. Kasi pag sa bolt dumaan, ay imbalance yan, mga shell natin. So, kailangan natin yung i-reset pagdating sa dry dock. Anyway, malapit ng dry dock, guys. Yung mga tinuro ko, dun malakas ang mga leak. At dyan sa taas, ang daming leak dyan. At na-rectify natin yan. At meron pa tayo sa likod na nakitaan natin ang cover ng yan vacuum main vacuum line yan ay nasira na ang thread yun nilagyan na lang natin ng kuan diyan tapal diyan rubber yan sealed yan mas sealed yan kaysa gumawa kasi kami ng teflon. Nagturno ako ng teflon pero hindi pa rin maasahan, so yan ang ginawa natin. No choice tayo. So, nung nilagay namin yan, guys, dahil vacuum yan, didikit lang yung rubber doon at yun, siguradong nagsisil yun. So, ito guys, ito rin ang nakita natin yung supply side ng kuan natin pa sa evaporator feed water side ay kuan na rin, hose na rin ang nakalagay. So, yan ang i-improve natin yan sa dry dock. Isang malaking bagay din yan, guys, dahil hindi natin pwedeng i-overfeed yung freshwater generator natin. So, kailangan nating ipalitan yung
yung inlet pipe na yon, dahil kailangan 1/3 lang dapat ng flow ang kailangan magbuboil. So kailangan nating i-regulate ang flow ng feed natin. Ito guys, ang holder ng freshwater sight glass ay eroded na rin, so no choice, kailangan tayong magagawa ng remedial repair temporary kasi parating na nga sa dry dock. Dito guys, kung mapapansin nyo, kung i-count nyo yan, nasa ang nagiging rate niyan ngayon sa 24 degrees ay nasa 9 seconds per 1 liter. So kung average in 24 hours guys, abot siya ng 9.6 to 10 ang nagiging production. As compared doon sa 6.7 tons sa temperature na 16, malaki ang improvement dahil sinold natin, rectify natin yung mga leak. Kung ano lang ang kaya ng freshwater generator, ejector pump, at saka yung kaya ng evaporator heating, yun lang ang inoptimize natin sa ngayon. Kaya na-improve natin yung ang production dahil doon sa approach natin na sinolve lang natin, hinanap lang natin ang mga leak. And guys, yan, kung i-count natin ay 1 liter is 9 seconds. So kung i-compute natin yan in 24 hours, mag-average yan ng 9.6 to 10 pag bumaba sa 9. Yan guys, bilangin natin. So 1 liter equals 9 seconds, so average is at around 9.6 to 10. And guys, yan ang temperature natin ngayon, 24, at yan ay ino-optimize lang natin ang kung ano lang ang kaya ng ejector pump at saka yung evaporator natin heating. So ngayon naka full open yung inlet at outlet, nakasarado yung bypass ng full. Minaximize natin, o kumbaga inoptimum lang natin, optimize natin ang kung ano lang ang kaya niyang i-produce. At alalayan mo rin yan sa feed natin kasi hindi mo pwedeng overfeed considering na yung ejector pump mo at saka heating efficiency mo ay hindi na maganda. So ngayon guys, yan ay 4.2 na dapat dyan yan sa 5 to 6 bar ang pressure as per the manual. So yan, napakababa na nga niya guys. So kailangan nating kung yan lang ang pressure natin, kailangan natin hanapin kung ano yung magiging optimum na i-create niya na vacuum. So the second approach is to check all those leakages na nakaka-apekto ng creation ng vacuum mo. Yun guys, kanina in-adjust natin, ngayon nag-steady siya doon sa maximum. Yung kuha natin pressure gauge is low range siya, so kailangan adjust natin diyan sa kung saan siya hindi mag-overflow. Kung hindi, kailangan i-fill nyo yung pipe na yan, kailangan hindi yan malamig. Kailangan warm ang laging lalabas dyan. Kasi kung malamig guys, indication yan na nag-overflow lang yung nag-condense. Currently na nagko-condense na tubig mo, nag-overflow lang yan. Kasi kung malamig, ibig sabihin guys, ang sinasak lang niya yung sa bandang ilalim. So, dahil nag-overflow yung medyo warm, ibig sabihin, malamig na lang lagi ang i-discharge natin. So, yan ang tandaan nyo guys. Kailangan sa freshwater generator, kailangan ang lalabas sa discharge natin is warm. Para i-adjust natin ang flow, ang discharge natin para doon sa pressure na tamang-tama lang na hindi mag-overflow ang sump natin, freshwater distilled as water sump natin dun sa loob. At wag naman yung magpa-fluctuate ng husto yung pressure gauge natin, kasi ibig sabihin yan mas lalo mong nilakasan at magkakaroon ka ng problema sa pump mo kung ganyan ang kondisyon. So kailangan minimize lang ang fluctuation niya, yung mga ganyan yan. Tapos babalik siya agad. So, ibig sabihin, hindi nag-overflow. Once na bababa ng bagya yan, ibig sabihin, hindi pa nag-overflow ang sump mo doon sa taas. So, yun yung guys. So, yan. Ang recommendation natin sa opisina is ibababa ang evaporator. At yan, nag-order na rin kami ng pang-descaling, yung masonry drill bit. Nag-order kami.
At yan ibababa natin sa dry dock at i-document natin ang pag-descale natin dyan gamit ang drill bit na masonry drill bit. And guys, maraming salamat sa panunood at sana suportahan nyo ang channel ko at maraming salamat once again. God bless! Yes, sir,